Guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo guys kung paano tayo magtanim ng Baguio beans dito sa malamig na bansa. Ako guys, ginagawa ko ito, in-order namin to online. Ayan, yung seeds. Ang dami niya guys, ang dami mo magagawa dito. Tapos, meron pa nga siya hindi pa nga naubos. Tapos, ito na guys yung naano ko. Ayan. Tinanim ko ito guys siguro mga 2 weeks ago. Ayan. Inano, tinanim ko lang siya sa yung ano, alam niyo yung lagayan ng itlog. Ayun, dyan ko lang siya tinanim, kunting lupa lang at saka yun, tatanim mo yan siya dyan. Ito, ito siya. At saka meron pa dito. Ayan. Green na green. Puyag-uyag yung dahon. Ano siya guys? Ito kasi sa malamig na lugar. Hindi naman tayo basta-basta makatanim sa labas. Kasi nga malamig. So ginagawa ko. Tinatanim ko muna siya dito sa loob ng bahay. Nakalagay naman dito kung kailan mo siya itatanim. So nakalagay dito. Itatanim mo siya end of March. So okay lang kasi nandito lang naman sila sa loob ng bahay. At saka pag pag nagtanim pala kayo guys ng piliin niyo yung yung buto na hindi siya kulubot. Ayan, kasi mayroong mga buto guys na kulubot siya. Ayan, kagaya nito, kulubot siya. So pag tinanim mo yan siya, hindi yan siya tutubo. Kasi yung buto yata na to hindi pa siya matanda nung inano nila nung tinanggal. So mayroong buto na talagang siya wala siyang kulubot. So yun ang pipiliin nyo guys. Kagaya nung dito sa akin oh. Ayan. Yun pinili ko yan sila. So tumubo sila lahat. Naalala ko guys last year may yung tinanim ko hindi tumubo lahat. Tapos yun napag-anuhan ko na marami palang buto na hindi siya matanda, yung mga kulubot-kulubot na yan, hindi yan siya tutubo. So wag nyo yan siyang isama, piliin nyo yung busog na busog na busog na busog. Ibig sabihin guys yung walang kulubot na seeds, yan yung dapat itatanim nyo. Kasi para tumubo sila lahat. Ayan. So mayroon pa, madami pa ako dito guys. Pero hindi ko lang alam kung pwede pa to next year. Pero itatry ko pa rin siya. Pipiliin ko lang yung yung hindi kulubot na seeds. Ayan. So ayan, ito na siya. Mahaba na guys. Itatanim natin to sa labas pag mainit na. At kung meron kayong glass house, so pwede nyo to ilagay sa glass house nyo. Ito ilagay ko na to sa mga maliliit na paso. Kasi tigda dalawang puno to guys sa isang paso. So ililipat ko na kasi masyado na silang masyado ng mahaba. At saka kukunti na lang yung lupa. Kung napapansin nyo dito guys, nakikita na yung ugat niya. Ayan o, nakikita na yung ugat. Kasi kukunti lang yung lupa niya. Ayan. So ililipat na natin to sa medyo malaking paso. At ilalagay natin sa drill hose. Tapos saka natin guys itatanim pag hindi na talaga nag-frozen pag gabi. Kasi sana makakuha tayo nitong madaming Baguio beans. Ayan. Ang dami guys. Ayan. Ito pa siya oh. Ganda dito guys. Kasi kung marami man, pwede mo siya ipamigay. O kaya ilagay mo sa freezer. Tapos yun. Kasi karamihan sa Baguio beans na nabibili mo dito. Naka-freezer. Meron naman sa supermarket. Pero kung pwede ka naman magtanim para iwas guys, para iwas sa chemicals din sa Kasi hindi natin alam yung mga binibinta sa may mga chemicals. So
mas maganda na may sarili tayong tanim para naman, 'di ba? Nakakatuwa pag sarili nating tanim tapos makakakuha tayo ng maraming bunga, o 'di ba? So, meron din ako dito, guys, yung naano ko to nung nauna kong inano, nung nauna kong tinanim. Ayan. Mahaba na yan siya, guys. Tapos pinutulan ko para mag ano diyan, para magsanga dito. Kasi masyado na talaga siyang mahaba. So, ayan na siya yung mga nauna. Ayan, mahaba na. So, itong mga to, so ililipat na natin sa maliliit na paso. Ang ikinaganda na ilagay, itanim nyo siya sa yung lagayan ng itlog na ano, na karton, huwag yung plastic. Ang ikinaganda, guys, kagaya nito. Tapos pagbasa kasi yung ano, pag nabasa yung karton, pwede nyo siyang tatanggalin na ganyan. Pwede nyo siyang tatanggalin na ganyan. Tapos, isama nyo na yung ano, guys, yung karton dyan sa lilipatan nyo. Kasi, matutunaw din naman yun eh. Ay, sayang, naputol. Naputol, guys. Naputol. Sayang. Pero, tutubo pa naman yata yan. Pero, lagay ko na lang yan sa isang paso. Ayan, kagaya nito, guys, oh. Ayan, lumalabas na yung ugat niya. At saka natutunaw naman tong ano eh. Natutunaw yung karton. Kagaya nito, oh. Ang lambot-lambot niya. Ayan. So, kahit na, ano, tanggalan nyo lang ng konti. So, pwede na yun. Ayan, kagaya nyan, guys, oh. Kahit ganyan lang siya. Tapos, lagay nyo yan dyan sa lilipatan yung paso. Kasi yung karton na yan, madali lang siyang malulusaw. Yan. Tsaka lumabas na rin, guys, yung ugat niya sa ano. Napunta na rin sa ano. Kaya okay lang yan kahit may karton na maliit. Tanggalan natin ang kunting karton. Ayan. Tsaka, yan. Dami ng ugat, guys. Kahit na ano, baby pa lang yung mga tanim. Pero ang dami na niyang ugat. Ayan, nalipat na natin lahat, guys. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo kung paano po magtanim ng bagyo beans dito sa kung saan po tayo naroon, sa malamig na bansa po. So, sana po may natutunan kayo. Maraming salamat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe po. And huwag nyo pong kalimutang magbigay ng thumbs up sa videong ito. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.